Hello, love. Kanhay hello na ako sa imo. Ayos ba yung forma ko kanina? Ha? Nagwapuan ka na naman sa akon. So, since kasal na tayo, I decided to create a list and share some of the things that I find I hate. And hate is such a strong word. So, I find annoying about you. Yung mga ginagawa mo na na-annoy ako. Tsaka pwede pala kang ang tawag sa'yo ngayon ay Mrs. Ramirez. Yes. I find it annoying when you leave the lights on every time we step out of the car. So, alam mo yun, tipong pagod na tayo, minsan galing ako sa jeep, pagbaba ko, nakalakad na ako mga 5 steps away, tapos lalaki yung pinto, tapos pagkalako ng pinto, dapat mamatay lahat ng ilaw, hindi ko yung nakalak. Pero may nakabukas na ilaw dun. Kasi parati mong binubuksan yung pangharap na ilaw eh. So yun, di ba, hassle. Pabalik pa ako, tapos buksan ko yung pinto, tapos ipindutin ko na naman, ipapatayin ko na naman. Annoying. I find it annoying when you say that you don't want my food or my dessert, pero ang kalalabasan, ikaw yung kumain nung kalahati. Yan, di ba? Para tatanungin kita, gusto mo ba ito? Ganyan, yan. Tapos parang sabi, hindi. Pero sabi mo, patikin na. Pag patikin mo, kalahati na lang yung natira sa akin. So yun, annoying. I find it annoying when you don't let me piss when I'm about to go. Minsan, pa-uwi na tayo, sa mall tayo. Sabihin ko lang, teka lang, ihila ko. Tapos sabi mo, wag na! Ganyan. Kami namang mga lalaki, kasi pag sabi mo, CR lang naman talaga. Parang, look, labas lang, ganun lang. Hugas kamay, tas okay na. Wala nang, hindi mo kami matitingin pa sa salamin. Hindi kami maabot ng 5 minutes, 10 minutes. Sandali lang naman mag-CR lang. So, yun. Annoying. I find it annoying when you deeply trust Pinoy celebrity feedbacks or reviews sa tuwing mamimili tayo kung saan tayo kakain or mag-i-stay or pupunta na pasyalan niya. So, kasi, di ba, although iba naman, meron, maganda, pero siyempre, artista yun eh. Maraming binayaran sila para ipalabas na magbigay ng good feedback dun eh. So, yun. Annoying. Pangatlo sa mga bagay na naaannoy ako sa'yo. Yung tipong, kunyari, 10 minutes lang o 15 minutes lang pumunta sa panggagaling ako, papunta sa'yo. Tapos susunduin na kita. Sinabi ko, okay, papunta na ako dyan. Biglang after 2 minutes, magte-text ka. Asan ka na? Ganyan. After 5 minutes, magte-text ulit. Asan ka na? Sakto. After 10 minutes, magte-text ulit. So, di ba? Papunta na ako dyan eh. So, basta po dadating ako dyan, antayin mo na lang ako dyan. Text ka ng text eh. Annoying. Second to the last. I find it annoying that you have been trying to explain your own fitness theories to me for the past 3 years. Parati ka na magsasabi na, ay, hindi ako kumain ngayon. Anong kanin? Papayat na ako niyang ganyan. Tiyan ko talaga, pinanganak na akong ganito eh. Tatlong taon na tayong sinasabi mo na mag-exercise ka. Although nag-exercise ka naman. Good job dahil pumayat ka talaga nitong for the past few weeks. Pero yung iba, yung minsan nagagawa ka na sarili mong theory, yun. Annoying. So, number one, love. Drum roll, please. I am annoyed that in your absence, I always find myself longing for, minsan hinahanap-hanap ko rin. Tapos, tinry ko kumain ng burrito. Bumili ako ng isa para sa akin lang. Medyo naumay din ako, parang masarap din pala talaga may cashier. Nakakamiss din mag-discuss ng mga fitness theories mo. Kasi parang intellectual debate sa fitness theories mo. So, ang point ko dito is no matter how annoying the way you act as yourself or pagiging ikaw is very childlike. Hindi siya burden, hindi siya
mabigat sa loob. In fact, very enjoyable siya. In fact, I chose to allow you to annoy me for the rest of my life. And I'm looking forward for more. And I'm pretty sure na madadagdagan pa yung list na yan. Let's enjoy the night. Finish your food. To everyone, enjoy the night. Pakabusog kayo. Mamaya excited na ako makipaglandian sa asawa ko.